Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang pangatlong aralin natin sa ating mga video lesson. Sa video na ito, magbibigay ako ng halimbawa ng script na magagamit ninyo sa inyong pakikipanayam. Susurin ninyo ang mga bahagi ng script at saka ko na sasabihin ang mga bahagi ng script. At bilang panapos, ipapaliwanag ko ang aking inaasahan mula sa inyong mga panayam. Ako nga pala ang inyong guro na si Moira D. Abesmo ng Bugang Integrated School at ito ay isang aralin para sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Nahihirapan ka bang kumuha ng panayam? Ang pakikipanayam ay isang mahalagang kakayahan na maaaring magamit natin sa iba-ibang larangan ng ating buhay, lalong-lalo na sa pagpapatibay ng ating mga relasyon. Ang taong makapagbibigay sa iyo ng impormasyon upang masagot ang mahalagang tanong ng iyong pananaliksik ay tinatawag na key informant. Kung alam mo kung ano ang tamang sasabihin, kahit sinong tao ay magiging key informant mo. Ang halimbawang script ay nasa sariling wika natin. Pag-aralang maigi kung ano ang mga impormasyon ang mga ibinahagi at paano ito sinabi. Mayong hapon nyo, ako di si Moira, anak ko ni Aga, namubalay diya sa unahan. Natukutuyo ni Moyo, pwede ka maistorya? Oh, unsa man. Namun good me research project, tuyo sa mo project nga, dili mawala atong mga kultura kay over na ba ang TV o FB karon yo? Tumong sa mga eskulahan nga, makatigom o mga kahibulungang mga istorya yo. Kay, base na itong mga bata, puro na lang vampira o werewolf ang mailhan. Saan ako matabang? Ikaw, gid ako napili yo. Kay, nakahinundo mong good ko nga ng istorya kag ingon ani. Ako unta isulat yo ang imo pinakadili malimtan nga mga istorya yo. About sa wakwak, inkanto, o mamamarang, or kanang nabarang bakaha. Bisan dili imong kaugaling mong kaagiyo, dili lang natin surat ila tingod ngalan. Aw, sige good, pwede ra. Ganun sa man ka na ako pwede interviewon niyo? Niya na lang kay, napakabisita lain karon. Palik niya mga alas tres. Yo, ako ra ba'y record sa cellphone? Okay ra ba? Okay ra. Sige yo, balik ko niya ha. Salamat kayo yo. Ayo, yo. Pwede na ka ma-interview? O sige da yun. Yo, i-record na ako ato pag-istorya kay isulat man ako imong giasoy. Ibutang na ako dito nga ikaw ang nag-istorya ani. Human ako isulat yo, ibalik pa na ako sa imo para masiguro nga insakto ako nasulat sa imong giingon. Kung dili imong kaagiyo, okay ra. Itago lang nato ila tinuod ngalan. Ang importante, pinakadili nimo malimtan nga istorya. Tulo ba yung kabuka ko'y pangutana sa imo yo, ha? Isa sa wakwak, isa sa inkanto, o isa sa mamamarang, o naigo baka sa barang. Yo, sinakay pangutana, o sa tamo pa yun og record? Wala na. Tadapit pwede yo, kanang walay makaistorbo sa ato panaghinabi. Ah, diri lang tao, kinata diri. Ah, sige yo, i-record na nako ha. Oh. Yo, daghan kig salamat nga, magpaambit ka sa imong hibawaan. Yun sa timo tinuod ngalan. Ah, Roberto si Baktong. Pila na imong edad yo? 47. Pila ka katuig nagpuyo diri sa gayo? Asukan pa pagkataon na ako, nawala lang problema katuig diri kay narbaho ko sa tabok. Yo, unsay mong pinakatili malimtan ng istorya may tungo sa wakwak? Pinakatili ni mo malimtan, bahala tili mo personal ang kaagi. Katong naami bisita nga taga Butuan, pamilya sa klasmi sa Kulula, nalaparintis silingan sa Kulula po, gamay man labalay, sa Kulula sila gasaka. Unya kay Kuyawa anayo eh. Salamat kaayo yo ha nga imong gi-share sa ako. Unya iyo, sa inkanto yo. Sa mong pwede mong pinakadili malimtan nga istorya mahitungod sa inkanto?
sa una sa bata pa ko, na dako kay nga barko nga daksa na sa baliti. Grabe ka nagagpinyato. Katunong barko kay... Kahit bulungan mo kayo yun ba? Tawbi, kanang mga nabarang yun o mamamarang baka yun. Napod kay di malimutan ng istoryana yun. Napod? Bata pa ko ato na dunga na matunang ko kong mamang kiskot atong taga-baybay ng pit na namatay. Usa kung na ito namatay. Kung ang ano to? Kahadlo pa ito yun. Aguyo. Salamat kayo nga imo kong gitagaan sa imong panahon. Away sa pa yan. Ako ni paminahon na ito istorya yo o ako isulat ang mga sugilano ni mo. Balik ko diri yo ha, ako basahon sa imo, ako nasulat. Okay na ba? Papirmanin ako sa imo yo ha. O sige, balik lang diri. Salamat yo, ato na ko yo. Sige, ayo-ayo. So ngayon, tapos na ang drama. Balikan mong script at suriin mo kung ano-ano ang mga sinabi ko sa kakapanayamin ko at paano ko ito sinabi. Sinubukan mo bang aralin ang script? Binabati kita. Palagi mo sanang piliin ang pag-iisip para sa iyong sarili para maging matatas ang iyong isip. Ayaw nating makipag-usap sa mga estranghero, kaya magpakilala ka ng maayos. Dito sa Kamigin, kailangan mong i-trace ang iyong lineage o pinanggalingan. Kailangan mong sabihin kung kaninong anak ka, kaninong apo ka, taga saan ka. Kahit hindi mo sabihin, tatanungin ka rin bago ka kausapin ng mabuti ng isang tao. Sabihin mo rin kung saan ka nakatira para kung gusto ka niyang makausap, alam niya kung saan ka makikita. Ipaliwanag mo ang layunin o mithiin mo. Tekstong persuasive dapat ito. Kailangan mong makumbinsi ang iyong key informant na magpahintulot ng panayam. Kailangan mo rin sabihin kung bakit siya ang napili mo sa dinami-dami ng pwedeng interviewin. Alam kong ang iba sa inyo ay hindi makausap ang mga magulang ninyo na maging key informant. Ibahin nyo lang ang pagpapakilala ninyo. Maring sabihin mo, may ngadlaw pa, ako ba yung imuhang anak na nag-eskwela sa Bugang Integrated School, isip grade 11 ni estudyante? Nato ko to yun mo pa, pwede ka maistorya? Now what this does is set the tone para malaman ng papa mo na kinakausap mo siya dahil gusto mong maging mabuting mag-aaral na goals rin ng papa mo. Kaya i-memorize mo ang script natin, okay? Ilahad mo kung ano ang iyong kailangan mula sa key informant. Mas maigi kung magiging specific ka because the universe responds to specificity. Kailangan mo sabihin exactly kung anong kailangan mo. Busy ang mga tao, may mga goals sila, kaya humingi ka ng schedule kung kailan ka nila mapapaunlakan. Humingi ka rin ng pahintulot na mag-record. Mas maigi kung dalawa ang recorder mo, kasi baka pumalya yung isa, at least may reserba ka pa. Magpaalam ka ng maayos, kasi hindi ka aso, tao ka. Baka sabihin ng iba hindi ka naturuan. Bumalik ka sa oras na sinabi niya. Huwag kang mali-late. Huwag ka ding sobrang maaga. 5 minutes before sa oras na itinakda. Sabihin mo sa key informant kung anong impormasyon ang lihim at bunyag. Ipaalam mo rin sa kanya ang balangkas ng panayam at kung gaano ito katagal. Suriin mo kung may mga tanong pa siya para wala siyang ibang iisipin kapag nagkikwento na siya. Pumili rin ng lugar na walang gaanong istorbo. Muli, humingi ka ng pahintulot bago ka magsimulang mag-record. Lagi kang magpasalamat dahil pinaunlakan ka ng taong yan. Magsisimula na ang formal na pangangalap ng datos sa pagsisimula ng recording. Una mong itanong ang batayang impormasyon, pangalan, edad, ilang taon ang naninirahan sa sagay.
dahil ang batayang impormasyon ay isusulat mo sa chapter 3, yung tungkol sa kalahok mo. May tanong ka ba? Isulat mo yan. Ang tanong na, unsa ang pinakadili nimo malimtan nga istorya mahitungod sa wakwak o mahitungod sa engkanto o mamamarang, ang siya nating pangunahing instrumento sa panayam natin. Ito ang daan upang makapagbigay ng tamang ng kwento na akma sa hinahanap natin. Maaari ring itanong ang unsang pinakahadlok ang story mong nahibawaan may tungod sa wakwak yun. Pwede rin ganun. Pansinin ninyo na meron akong mga mirroring statements. Ito. Ano ba ang mirroring? Kailangan makita sa inyo ng key informant ang emosyon na kanyang naramdaman habang nagkikwento siya. Sa pamamaraan na ito, malalaman niya na buong-buo ang pakikinig mo sa kanya. Hindi mo kailangan maniwala sa sinasabi ng key informant mo, ha? Pero hindi mo rin maaaring iparamdam sa kanya na sinungaling siya. Kapag hindi tayo nagmi-mirroring, ganon ang napaparamdam natin sa ating kinakausap. Kaya mag-mirroring ka. Habang nagkikwento siya, maghanap ka ng detalye. Magtanong ka sa kanya. Sa nakaraang taon, nagkaproblema kami kasi may mga salitang ginamit na hindi namin naintindihan. Tandaan din na dapat ang mga elemento ng isang kwento ay naroroon. Kung wala ito, hanapin mo sa matalinong pagtatanong. Sa iyong pagtatanong, tandaan ang sumusunod. Una, ang tanong ay dapat open-ended. Ibig sabihin, marami ang pwedeng sagot. Iwasan ang mga tanong na oo at hindi lang ang sagot. Yung dalawa lang ang pwedeng pagpipilian. Ayaw natin ng mga ganon. Hindi magandang mga tanong yan. Pangalawa, gawing neutral ang mga tanong. Iwasan ang mga tanong na nakaka-impluwensya sa sagot. Halimbawa, huwag kang magtanong ng, nahadlok kayo? Matakot ka? Huwag kang magtanong ng ganyan. Isipin niya na talawan ang tingin mo sa kanya. So, magiging defensive na siya. So, mas magandang ang itanong mo ay, masin mo gibati ato yo nga inana ang nahitabo? Mas marami siyang pwedeng isagot. Pangatlo, paisa-isa lang ang tanong. Kapag marami kang itinanong, may mga tanong na hindi masasagot. Kaya isa-isa lang. Pang-apat, gawing malinaw ang pagtatanong para madaling sagutin at madaling i-transcribe. Baka mahiya ka kapag nagtatranscribe ka na. Bukod sa lahat, mag-ingat sa tanong na bakit. Maaaring hindi alam ng key informant mo ang dahilan at baka maging defensive siya at ito ay makawala sa kanyang gana na magbahagi. Laging magpasalamat. Gusto ng mga tao na maramdamang nakatulong sila. Dito sa atin, madalas nating marinig na huwag ka na, ay napagpasalamat, nakakautro. Pero kahit sabihin pa nilang huwag kang magpasalamat, magpasalamat ka pa rin. Ipaalam mo rin ang iyong susunod na hakbang. At magpaalam ka ng maayos sa iyong key informant. Siyempre may tanong ka. Sure meron. Sulat mo yan, text sa akin mamaya. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko kung paano mag-transcribe at paano isulat ang mga kwento. Hindi ko nakukunin ang audio file ninyo. Ang transcription lang sa notebook ninyo ang babasahin ko at pupuntusan. Ang pamantayang ito ay nakabase sa General Guidelines for Conducting Interviews na isinulat ni Carter McNamara. Kung may tanong ka, maaari mo akong i-text, i-email o i-chat. Gagawin ko ang aking makakaya na bigyan ka ng sagot.
kahit parang feeling mo walang kwenta ang tanong mo, itanong mo pa rin. Kaya ko ang gabayan ka. Hanggang sa susunod, paalam!